Sama atin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pagmumula kay Abay Hawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po dito sa tema, alin ang tama? Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, o Assembly of Yahawah? Tingnan po natin sa paliwanag nitong dalawang nag-uumpugang relihiyon, ano? Ito ang Iglesia ni Kristo at saka ito ang Iglesia ng Diyos, ano? At tingnan natin alin sa dalawa ang tama, no? Ayan. Para mas maintindihan natin. Sige nga ho, pakinggan nga ho natin. Para malaman po natin kung alin sa dalawang magkaibang salin sa nanggawa 2028, kung Church of God ba, na nasa King James Version, or Church of Christ, na nasa lam sa translation. Ang wastong salin po ng gawa 2028 ay ang nasa lam sa version, na doon ay binabanggit po na Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa halip po na Iglesia ng Diyos. Pero alam niyo, kung magpapakatutuo tayo, mga kababayan, pwede naman tayong umatras eh. Doon sa pinanggalingan ng King James Version, yung pinanggalingan ng Lamsa version, yung pinanggalingan ng Protestant version, yung pinanggalingan ng Jehovah's Witnesses version, at yan po ay ang mga kasulatang Grego na ngayon ay umiiral, hindi pa po sira. Yung Dead Sea Scroll po, isinulat yan 200 taon bago nagkatawang tao si Kristo. Yun naman po tinatawag na Codex Sinaiticus na isinulat noong 380. Buhay pa hanggang ngayon. Ano nakasulat dyan sa mga matatandang kasulatan na yan? Ang nakasulat po dyan sa Grego ay Ecclesian to Theo, Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Kristo. Ang nakasulat po, Iglesia ng Diyos. Yan ang tunay na Iglesia. Yung sinasabi ho, ang Iglesia ni Kristo, di umano, ay doon sa Lamsa. Ito ho yung Lamsa version ano ho. At ang sabi naman ni Ginoong Soberano ay yung King James na Iglesia ng Diyos. Ano? Subalit doon sa sinasabi ni Ginoong Soberano, Ecclesian, Tonteo, maliwanag ho dito, pareho sila ang Iglesia ni Cristo at saka Iglesia ng Diyos, parehong mali. Bakit ho? Kasi ang meaning ho ng Ecclesian, Tonteo, ay hindi ho iglesia. O hindi ho, itong eklesia na ito ay hindi iglesia, kundi ba na pa ay assembly. Ano ho? Para lang maintindihan ho natin. Kasi iniisip po ng marami na tama, alin man sa dalawa. Mali ho, mali. O, para lang makita ho natin. Ano ho? Ayan. Dito sa YLT, ang nakalagay ho dyan, ayan, Acts 20:28, take heed therefore to yourself and to all the flock, among which the Holy Spirit made you overseers, to feed the assembly of God or Yahawah that He acquired through His own blood. So ang tamang salin ay assembly. Assembly of God or Yahawah, hindi ho iglesia. Sapagkat ang sinasabi yung iglesia ay simbahan yan eh. Oo, hindi. Hindi ho yan katulad ng ipinapaliwanag nila. So, maliwanag ho dito itong nasa YLT, Assembly of God. Ano? Paano natin patutunayan na yan po ay Assembly of God? No, para mas, siyempre, kailangan natin ho yan eh. So, ang maliwanag ho dyan ay Assembly of Yahawah, Iglesia. Hindi ho Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Kristo, kundi Assembly of Yahawah. So, maliwanag po dito, ha, mga kapatid. Hindi ho, kasi iniisip po na marami, alin ba dito sa dalawang ito ang tama, ay pareho silang mali. Mali ang Iglesia ni Cristo, mali rin si Ginoong Soberano. Ang tama ho ay Assembly of Yahawah. Muli, maraming salamat sa magandang araw po sa bawat isa.